Paalala sa mga motoristang dumaraan sa San Juan City, epektibo na ngayong araw sa nasabing lungsod ang ordinasang mas magbibigay ng proteksyon sa mga pedestrian. Tinutukan niya ng kasama nating si Love Anuvel. Love! Tapos ng 7 taon ay may dry run nang gagawin para sa ordinansang naipasa nga. Ang tawag po nila ay Pedestrian Safety Ordinance, naipasa ito noong February. Kaya naman po inabot ng 7 buwan ay kasi kailangan pong ipaalam sa mga driver dito or mga motorista na nagdaraan dito sa mga kalsada ng San Juan na meron pong ipatutupad na ordinansa, na bagong ordinansa. At ito nga ay pinangunahan ni Councilor Agawili at ngayong umaga kasama niya rin ang task force disiplina na pinamumunuan ni Melchor Robles. Meron po silang, ito si Attorney Angelo Agawili. Good morning. Hello, sir. Good morning. Nakikita na pansin natin. Good morning po. Merong mga signages tayong ikinakabit sa bawat mga pedestrian lane? Opo, kinakabit na po natin today ang simula po ng ating dry run ng pagpapatupad ng ating Pedestrian Safety Ordinance. So nagkakabit na po tayo ng mga signages na kalagay, malinaw na malinaw, stop for pedestrians within crosswalk. Bakit ba natin na ipinasa itong ordinansang ito? Ano ba yung napansin natin dito sa San Juan na area po pag may mga tumatawid na pedestrian? Hindi lang sa San Juan, ano love? Ako, personal ko nakaranasan na pag ako ay tumatawid sa pedestrian lane, saan mang lugar, hindi lang dito sa San Juan, eh ang mga sasakyan, bubusinahan ka pa. Yung mga iba, dire-diretso lang, babanggain ka pa. Eh, malinaw na malinaw po na kaya may pedestrian lane dyan dahil right of way ang pedestrian sa pedestrian lane. Lalo na ito kinalalagyan natin, sir, mayroong elementary school dito sa harapan, no? Mas makakabuti sa kanila. Paano po kung may mag-opensa, kung merong mag-violate dito sa ordinansang ito, anong mga parusa para sa kanila? Malinaw na malinaw po, no? Sa ilalim ng ordinansa, kailangan ang lahat ng sasakyan ay tumigil basta merong kahit na isang tao na tumatawid sa pedestrian lane. Pag ikaw ay hindi tumigil, ang first offense, 1,000 pesos. Second and subsequent offenses, 2,000 pesos po. At yan po ay sa lahat ng lugar. Lahat po ba ng lugar, kagaya po ngayon, meron po tayong mga traffic enforcer sa bawat pedestrian. Ganon din po ba ang gagawin natin? At gano'ng katagal po yung ganitong sistema na meron pong pedestrian o meron pong traffic enforcer? O darating po ba sa panahon na tatanggalin na talaga natin yung mga traffic enforcer at kailangan nang sumunod yung ating mga motorista? Yes, hindi naman po lahat ng pedestrian lane natin dito sa ating lungsod eh kayang manmanan ng ating mga enforcer. Kaya po ako ay nananawagan sa lahat ng mga motorista, pagka po meron kayo nakitang pedestrian lane, pagka po meron tumatawid sa pedestrian lane, ay tumigil po kayo. Dahil simula po October 16, ay enforce na po namin ang mga multa na sa ilalim ng ordinansa. Ngayon po hanggang October 16, dry run lang po, manghuhuli po kami, pero magbibigay lang po ng warning October 16 po. Paalala lang po. Opo. Okay, maraming salamat, Attorney Agawili. Ayan, sa mga dumaraan po dito sa area ng San Juan, nako, eto na po, kailangan ay sundin po natin itong pedestrian lane na safety ordinance nila, dahil kung hindi, meron po kayong karampatang parusa para sa mga hindi sumusunod. At syempre, magbigay kayo ng kortesiya doon po sa ating mga tumatawid. Diba? Ganun lang po kasimple yun. Yan po muna ang ating update mula dito sa San Juan. Balik po dyan, Igan. Maraming salamat, Love Anuvel.